Pati ba naman alkohol, pinepeke? Ang nabisto sa isang raid sa Caloocan, imbis na makatulong, bistadong nakakasama dahil may methanol. Nakatutok si John Consulta. Sa loob ng Kunwari Tracking Services na ito sa North Caloocan, inaresto ng NBI Dangerous Drugs Division kasama mga tauhan ng DPI at FDA ang babaeng ito. Mga taga NBI kami, may kasama na kami taga LGU ng Caloocan. Ipapaliwanag namin sa iyo yung purpose ng presence namin dito dahil meron reklamo rito sa facility ninyo at illegal kayong gumagawa ng mga produkto. Siya ang itinuturong may-ari ng kumpanyang illegal na nagmamanufacture ng counterfeit na alcohol sa paghahalughog sa pasilidad. Tumambad ang kahong-kahong alcohol at sangkaterbang drum na naglalaman ng methanol. Kita rin ang basura ng paggawaan na nakatambak lang malapit sa kanilang mismong paggawaan ng hand soap at alcohol. Sa unang tingin ay akalain mo mga ordinaryong alcohol lang na nakalagay sa galon ang ibinibenta ng kumpanyang ito na nakasulat sa kanilang label, 70% ay isopropyl alcohol at baby powder scent pa. Pero ayon sa NBI, ang totoong laman ng kanilang mga galon ay 90% na methanol at 10% na tubig na ayon sa NBI ay lubhang napakadelikado sa sino mang gagamit nito. Because of the toxic and hazardous effect ng product na to, no? Which is harmful to the public, pag ginamit mo to, you'll get itchy, no? Mangangati yung balat mo, or yung mata mo magiging sore. No? But the constant exposure to this can cause blindness. To. Ayon sa NBI, track-track daw kung i-deliver ang methanol na ginagamit na sangkap sa mga ginagawang alkohol sa kanilang taya. Aabot ng 80,000 litro ito kada buwan sa nakalipas na 3 taon. Bukod sa pagbebenta online ng bultuhan, ang pangunahing kliyente raw ng grupo. We have information that most of yung clients na ay local government units. Malaki yung market niya all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Aminado ang suspect na wala silang permit para mag-operate. Alam niyo ma'am na illegal po yung pagbebenta ng mga produkto na may methanol? Oh, hindi na muna po ako magko-comment. Oh, sige mo. Pasayin siya na po. Kakasuwa ng paglabag sa FDA Law at Consumer Act ang mga inarestong may-ari at manager ng kumpanya. Ang mga tauhan niya ay gagawing testigo ng NBI. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.